Dumako naman tayo sa mga pag-unlad ng nasyonalismo sa Africa at ang demokrasya at nasyonalismo sa Latin America at si Bolivar ang tagapagpalaya. Maaaring marami sa atin ang hindi nakakaalam o hindi sapat ang kaalaman tungkol dito. Ngunit isa sa aming layunin na bigyan kayo ng karagdagang kaalaman. Si Simon Bolivar ang tinaguri ang tagapagpalaya ng Timog Amerika. Pinangalan ng The Liberator or Spanish El Libertador, ipinanganak noong Hulyo 24, 1783, Caracas, Venezuela. Isang Venezuelan na sundalo at estadista na nanguna sa mga revolusyon laban sa Espanya, na namamahala sa Viceroyalty ng New Granada, 1819-30, at diktador ng Peru. Pinalaki ng kanyang tiyuhin at nagbigay sa kanya ng mga teacher na namamahala sa kanyang mana. Isa sa kanyang naging guro ay si Simon Rodriguez na nagpakilala kay Bolivar ng malayang pag-iisip. Mayroong ilang tungkol sa pagkamatay ni Simon Bolivar. Ayon sa mga opisyal na ulat, namatay si Bolivar dahil sa tuberculosis noong Disyembre 17, 1830 sa edad na 47. Naniniwala ang mga tao na pinatay si Bolivar. Ang demokrasya at nasyonalismo sa Latin America. Maraming pinuno ang Latin America na gumawa ng mga hakbang sa pagpapaunlad ng demokrasya na sinalungat naman ng diktador. Halimbawa, si Nivedavia, isang pinuno sa Argentina mula noong 1820 hanggang 1827. Siya ang nagtaguyod ng edukasyon, nagsikap na matamo ang karapatan bumoto para sa lahat at gumawa ng paraan upang magkaroon ng makatarungang sistemang legal. Nawala ng saysay ang mga ito sa pananakot, paghihirap, katiwalian at mga pagpatay na isinagawa ni Juan Manuel de Rosas. Ang sumunod na namahala sa Argentina hanggang 1852. Ang demokrasya at nasyonalismo sa Africa. Ang Sahara ang naghihiwalay sa Black at Caucasoid Africa. Ang mga Kayumang King Bashman ng Kalahari at ang mga Pygmy ang sinasabing unang tao sa Africa. Sila na mga higit na maunlad na mga lahing itim sa kanluran at mga banto sa silangan. Hindi naglaon, nakipamuhay sila sa mga Bashman at Pygmy. Binuo ang mga lahing puti ng mga mangangalakal na Arab, mga Asyano at mga Europeo. Lumikha ang pakikisalamuhan ng kulturang nasa limuot, samantalang ang puting minorya, dalawang bahagdan ng populasyon ay nagtatamasa na kayamanan ng Africa. Ang nakaraming lahing itim, 98 bahagdan ng populasyon naman ay naghihirap. Pinaghati-hatian ang kontinente at binalangkas ang ekonomiya ayon sa kanilang sariling kapakanan. Nagtayo sila ng mga daang bakal at industriya upang mapangalagaan ang kanilang kapangyarihan. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ng mananakop ang naging dahilan ng magkakaibang pag-unlad. Bago nagsimula ang 1914, tatlo lamang ang malalayang bansa sa Africa. Ethiopia, Liberia, at Republic of South America. Sinasabing nagsimula ang una sa pamahalaan ni Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba. Itinawag ang ikalawa noong 1810 sa tulong ng Amerika at ipinangalanan kay Pangulong James Monroe ng United States, ang kabisera ng Monrovia. Naging kasapi ng British Commonwealth of Nations ang ikatlo noong 1910. Lumaganap ang nasyonalismo pagkakaroon ng ikalawang digmaan, pandaigdig. Maraming bansa ang naging malaya nang walang karahasan. May mga bansang dumanak ng dugo bago nakamtan ang kalayaan tulad ng Congo, Zaire at Alegria. Ang Rhodesia at Nyasaland ang naging Zimbabwe at Malawi. Lumaya ang mga Angola, Mozambique at Guinea
Buso noong 1975. May mga bansang nakamta ng kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan, subalit marami din ang mga bansa na may mga buhay na ibinuwis upang lumaya tulad ng mga Pilipino, Amerikano, Hindu at iba pa. Ang pagnanais na makamta ng kalayaan ang pinakamatibay na taling bumibigkis sa mamamayan upang magkaisa sa pagkakamit ng layunin. Nakahanda silang magbuwis ng buhay upang mapangalagaan ang prinsipyong ipinaglalaban.